Sa mahal na mga bilihin, hanggang saan kaya aabot ang 70 pesos para sa buong araw na pagkain? Ganyan ang pondong nakalaan sa kada preso sa Bilibid, kaya may mga namamatay sa malnutrisyon. Nasa frontline ng balita niya, si Marlene Alcaide. 170 yung natagpo ang patay sa funeral home, sa Easter funeral home. At 75% nito, nung ating pinautopsy, ay malnourished at probably died of malnutrition. Yan ang resulta ng autopsy na ipinag-utos ni Justice Secretary Boy Remulla sa mga bangkay mula sa Bilibid na nakatambak sa Eastern Funeral sa Muntinlupa. Ayon kay Bucor Director General Katapang, malnutrisyon ang isa sa mga nadatnan niyang problema sa Bilibid. Yung iba namatay sa, yun nga, malnutrisyon, old age, so heart attack, halo-halo naman yun eh. Medyo malnourished nga. Ang problema, 70 pesos lang ang budget sa kada araw na pagkain ng bawat preso sa Bilibid. 15 pesos ang budget sa gamot kada araw. Kaya hiling nila, mas mataas na budget para sa Bucor. Nasa kamay po ng Kongreso na magkaroon po na mas maayos na pagtrato sa kanilang mga kalagayan. Habang wala pang dagdag na budget para sa pagkain, target na mailipat na lang ang mga PDL sa iba't ibang kulungan sa bansa kung saan pwede rin makapagtanim ang mga ito. Pag nalipat mo na sila, katulad sa Iwahig, tapos sila na bahala mag-alaga ng manok, tanim ng gulay. Balak namin doon yung prisons without wall. Sila na magtatanim, mag-gagawa ng pagkain nila o mag-produce ng pagkain nila. Sa ngayon, gumugulong na ang mga pagdinig ng Kamara para sa proposed 2024 national budget. Sa August 23, nakatakdang dinggin ang budget request ng DOJ at ng Bureau of Corrections. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.